Okay guys, welcome back sa ating YouTube channel. Ayan. So, magandang araw mga katropa. Talagang lubong-lubo yung mukha natin dahil sa mga piyestahan na pinupuntahan natin ngayong mga panahon na to. Gabi-gabi, piyestahan na lang. So, tara, silipin natin yung mga baboy na nawalay na. So, eto guys, naglilinis si Joshua. Eto, inuhing baboy na napakaganda. Ay, ayun. Wow, ang lalaki na. Talaga naman. Ang lalaki na ano, ilang araw na to? So, March 31. March 31. So, pang ano na nila? 45. Uno ano? Uno to pinanganak ano? 31. So, 31. 45 days. Tapos ngayon, 14. So 45 days since birth. Ayun. 44. 44 days since birth, pero talagang lubong-lubo. Ano, anong pakain dito? Anong brand? Bimig. Talagang ang ganda, oh. Wow, sulit na sulit ano. Kaganda. Talagang maskuladong-maskulado yung mga baboy, ano. So sobrang gaganda ng ano ng katawan. Ang ganda. So bimig ang gamit dito. Naporga na to. So, kasi kapag ano, nawalay na ganito, dapat naporga na yung baboy. Para at least ano. Tapos ito naman, ang ganda na rin ang inuhin. Back to shape na. So malapit na rin maglandi. Maganda to guys, sa winalay na kaagad itong baboy. 28 days, 30 days, hanggang 35 days. So okay na winawalay yung baboy. So limang piglets, isang babae. Ayot. Talagang nagpakita na sa atin. At ito, puro mga lalaki. So patiner, patatabain, palalakihin at pangbenta na. So ang kagandahan nito guys, yung mga baboy na ganito, talagang ano. Kapag may mga inahin kasi kayo guys, at least naka-menos gastos na kayo. Instead na bibili pa kayo ng 3-5 hanggang 4K sa bawat isang baboy, menos na kaagad. So sulit na sulit na. So yun lang yung kagandahan guys, kapag meron kayong alagang baboy na inahin, instead nagagastos pa kayo pampuhunan para sa gagawing patabaing baboy, hindi na, diretso na nga yun na yung gagawin yung ano, gagawin yung partner. Mahirap kasi guys kapag namuhunan ka pa sa ano, sa baboy, lalo na yung pagbaba, pagtaas ng presyuhan, hindi natin masabi. Kapag biglang tumaas yung presyo, ayos kasi maganda. Pero kapag biglang ba yung presyo, yun naman yung advantage guys kapag meron kang sariling inahing baboy. So instead na bibilhin mo pa ng 3-5, 4,000. Katulad nito, limang baboy. So 4,000 times 5. So halos sa 20 mil ka agad, diba? So yung 20 mil mo, pangpuhunan na rin yun guys sa pagkain. Kasi sa bawat isang baboy, halos 8,000, 9,000 ang magagastos mo para ma-full blast mo ng pagpapalaki yung mga alagang baboy. So ang gagawin na lang dito guys is Bitmin Pro. Lagi rin ginagamit dito sa baboy yung walang amoy na to. Kasi ang Bitmin Pro guys nakakatulong para at least maging maganda yung paglaki ng mga alagang baboy. Katulad nga nito guys, bimig yung gamit pero talagang kitang kita natin sa katawan nila. Yung Bitmin Pro kasi guys merong ano, growth enhancer na nakakatulong para mabilis lumaki yung baboy. Meron ding anti-stress enhancer. Ganun na rin guys yung iba pang mga vitamins na kailangan para maging mabilis at maging malakas, masigla yung ating mga alagang baboy. Ito guys, maintenance nito, monthly pwedeng magpurga sa mga alagang baboy na katulad nito para at least matiyak natin na yung paglaki nila is magtuloy-tuloy. At syempre, isa sa pinaka-importante, yung kinakain nila is magresulta sa katawan nila. Katulad na lang guys nung nakikita natin ngayon dito sa kanilang mga katawan. Ito nga talagang ano, kapag may alaga kang baboy at tapos nakita mo na ganito kalalaki, kagaganda, talagang sobrang tuwa. Matutuwa ka bilang may-ari ng mga alagang baboy. Ito naman guys yung inahin, maganda yan, at least mare-ready na ulit sa paglalandi. Hindi pa nakikitaan ng sinalis to, ano? Ayan, mga ilang days na lang pa pwede na uling maglandi ito. So usually yung iba nagtuturok ng vitamin EDE para at least manumbalak yung lakas ng baboy at saka maging mas mabilis yung paglalandi nila. Ayan, ang ganda.
Tapos ito naman guys, talagang ano, sulit na sulit yung pagpapalaki sa mga alagang ganito. Nakita naman natin talaga yung katawan. So, ang kinakain nito, starter na o ano? Pre-starter. So, ang pre-starter kasi guys, hanggang 60 days. So, mula day 36, pwedeng gamitin hanggang 60 days. So, pwedeng mag-extend pa hanggang 65 to 70 days. Nasa sa inyo na guys kung paano nyo didiskartehan ang pagpapakain. Pero usually guys, ideally, is maaari tayong magpakain ng 500 grams to 1 kilograms sa panahon ng starter period. Hanggang bago tayo lumipat guys ng... sa panahon ng pre-starter period hanggang bago tayo lumipat ng starter feeds. Basta wag lang natin kalilimutan guys na kailangan nagpupurga tayo ng mga alagang baboy every time na magpapalit tayo ng pakain. Kasi yun ang isa sa pinaka-importante talaga na ginagawa natin. Yung vitamins, nasa sa atin na kung magbibigay tayo ng booster shots sa mga alagang baboy. Maaari tayo magbigay ng iron pero usually normal na is vitamin B complex. Nakakatulong kasi ito para maiwasan ang pagkabansot ng baboy tsaka magkaroon sila ng sigla, lakas para maging maginda, maging magana silang kumain, maging malakas silang kumain para at least makakatulong yan para magpatuloy at magtuloy-tuloy yung kanilang paglaki. So ito naman dito, ito, ang ganda pa rin dito. Mabuti, sagana pa rin yung tubig dito. Ano, sa iba to yung tuyo na yung tubig sa mga ilog. Ayan, ito naman sa kabila guys yung fish pond. Ayan. So, dito naman yung Tagayan. Ayan, talagang wala ng panahon dahil sunod-sunod yung piyestahan. Ano. So, eto. Yun, talagang ano, sulit na sulit. Maganda yung paglaki ng mga alagang baboy dito. At saka eto guys, pwede rin yung, ano, yung iba hindi nila pinapalikuan yung baboy. Pero nasa sa inyo na guys kung paano nyo sinanay yung baboy. May mga baboy kasi na masiselan usually after 60 days o after 45 days since birth. Saka lang sila nag-i-start ng pagpapaligo sa mga baboy. O yung talagang binabasa, yung tunay na ligo na talaga. Pero itong mga baboy na to guys, dito pa lang sa kasama pa lang ng mga inahin niya, talagang sinasanay na to na mabasa ang mga piglets na to. Kaya okay lang na kahit na ano, na mabasa sila, walang problema. Basta iwasan nyo lang guys kasi yung sobrang ano is nagiging sanhi, nagiging dahilan ng pagkakasakit ng ating mga alagang baboy. Pero kung sanay naman yung ating mga alagang baboy, ayos lang, walang problema. So, ayan guys, eto. Ang dami, mga sisiw ng mga manok. Ayan. So, eto. Maraming salamat, J&J Poultry Farm. So, nakikita ko yung manok na binigay sa atin ni Sir Aldrin. Ayan, yung dalawa na yun. So, dito lang nakawala. Maganda kasing tingnan, guys. Talagang, ano, at least every time na nakikita mo, talagang nai-inspired ka dun sa, ano, sa success ng ibang tao, nahi-inspire ka dun sa yung mga ibang negosyante na nadadalaw natin dati at hoping tayo na lalong lumago yung kanilang business. So kung kayo may kailangan ng manok na magagandang lahi, lalong-lalo na yung mga ready to lay na chicken, so J&J Poultry Farm dyan sa San Jose Camarines Sur. So sa mga gustong pumasok sa manukan, pwede nyong kontakin yung kanilang Facebook page at syempre makipag-ugnayan kayo ng diretso dun sa tao. So ayun guys, maraming salamat sa pagsama sa atin ngayong araw na ito. Isa na namang kwentuhan dito pa rin sa Pagpading Boko YouTube channel. So hanggang sa muli mga tropa, maraming salamat. 50,000 YouTube Facebook followers na tayo, 60,000 YouTube followers, and maraming.